Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Yamaha Biga Force. Wow! If I ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi na nila guys, ito wall-out ay nagkaroon ng pagkadyot-kadyot, no? O parang kabayo ang takbo guys, no? Para atras abante siya. So lalo na ito ay may mga backride na dalawa o isa. Pero mararamdaman pa rin ni Busing na kahit isa lang backride is nagkadyot-kadyot pa rin siya. Tuwing mga paahon ng mga daraanan. So, ang pinakaunang ginawa ni Busing guys ay pina-check down niya ang kanyang clutch. At ang ginawa na unang mekaniko ay pinalitan ng clutch lining. Tapos na mapalitan ng clutch lining ay wala pa rin daw pagbabago sa kanyang motor. So, may idea natin guys ano ang problema ng kanyang motor. So, tanggalin muna natin ang kanyang Kickstarter. Sa part nito guys is medyo matigas ang kanyang Kickstarter guys. Nasobrahan ang paghigpit ng kanyang nut. At nahihirapan tayo siyang tanggalin. So, pinukpok natin sa ilalim is ayaw pa rin siyang matanggal. So, ang pinaka the best kong gawin ay tinanggal ko na lang ang kanyang Kickstarter kasama ang kanyang crankcase. Total naman yung Kickstarter niya guys ay nasa right side na bahagi lang at hindi connected sa transmission. So, pwede natin siyang bunutin kasama ang kanyang crankcase. Tanggalin lang natin lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang crankcase. At pwede na natin siyang ma-pull out kasama ang kanyang Kickstarter assembly. So kapag mga ganito mga problema guys, alam na natin kung ano ang problema meron ang kanyang makina. Kahit pa palitan natin ang 10 pieces na clutch lining, kung hindi pa rin ma-repair or ma-check ang kanyang primary clutch o mapapalitan natin ang primary clutch ay wala pa rin pagbabago. Dahil nasa primary clutch po ang main problem kung bakit nagkaroon ng pagkadyot-kadyot o atras abante ang takbo ng ating motor. Tulad ng sinabi ko ni Busing guys na kahit ilang beses nga palitan ng clutch lining ang kanyang motor, kung hindi naman inaayos natin ang kanyang primary clutch, wala pa rin silbi ang mapapalit natin ng bagong clutch lining. So tulad yung guys, pinalitan na niya ng clutch lining na unang shop. So yun pa rin, wala pa rin pagbabago or nasayang lang ang pera ni Busing. So sabi ko sa kanya, di na tayo kailangan pa mapalit ng clutch lining. So ang problema nito ay primary clutch. So mamaya mako-confirm natin once matanggal na natin ang kanyang clutch housing, at the same time ang kanyang primary clutch. Before that, kailangan natin tanggalin ang kanyang crankcase cover para unti-unti natin matanggal ang mga pisa sa loob ng kanyang clutch. So, konti na lang at matatanggal natin ang mga bolts ilalim ng kanyang crankcase shell. At pwede na natin itong pukpukin gamit ang ating rubber mallet. So, yun. Isa na lang natira. So, pwede natin pukpukin guys. Since ito ay nabaklas na unang mekaniko. Kita nyo man guys, no? Bago pa ang kanyang crankcase gasket. So, yun. Pwede natin ma-pull out kasama yung Kickstarter. Mamaya tanggalin natin yan guys. Pag ibalik na natin yung Kickstarter axle niya. So, next natin gawin is tanggalin natin ang 6 na bolt ng kanyang clutch plate lifter. Yan guys. Kita nyo ba yun? Okay. Umaalog na rin ang kanyang clutch housing o ang kanyang clutch damper. Ibig sabihin, maluwag na rin ang kanyang clutch damper sa kanyang clutch housing guys. Isa doon sa mga dahilan kung bakit nakawala para unusual na tunog o kakaibang tunog na marinig natin sa kanyang clutch housing para bang kaunting vibration. So next na yan na project ni Busing guys is magpalit tayo ng clutch damper sa kanyang clutch housing. For the meantime, ang pinaka main priority natin is kung paano natin ma-eliminate ang pagadyot-kadyot na takbo sa motor ni Busing. So may 6 na bolt yan na maliit na 5mm. Tanggalin mo natin yan, yung clutch lifter niya, clutch plate lifter. Ay, siyempre, kung kayo bago pala sa channel, huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pakipala na rin sa ating Facebook page, kung sa Facebook page ka nakapanood. Maraming salamat. Aww. So yan, malapit na matanggal ang 6 na bolt. Nakakonect sa kanyang clutch plate lifter. So, ang lining po ng ating biga guys ay is dalawa lang, ano, mapa-carb at saka mapa-FI, pareha lang po ang setup nila. Dalawa lang po ang kanilang clutch lining. So, makita rin natin dito sa sitwasyon niya guys na kung bago pa lang palit ang kanyang clutch lining. Once matanggal natin ang kanyang clutch plate lifter. Tanggalin natin ang kanyang clutch toser at yung parang rod sa gitna. Tapos ang kanyang clutch plate o clutch pressure plate. Yun, yung nakapato niya guys.
So, before natin matanggal yan is kailangan natin tanggalin ang kanyang nut sa gitna. So, parang may nakalock dyan na parang washer niya. So, kailangan natin siyang itulak para makapasok ang ating socket ng ating pneumatic air gun. So, yan. Yun, confirm na confirm guys na bago talaga ang kanyang clutch lining. Wow! Parang kahapon lang pinalitan. So, yan. Next natin gawin is lugan natin ang nut sa gitna ng ating clutch housing. Tapos malugan at matanggal ang kanyang nut. Next naman natin puntiriyahin ang kanyang nut sa kanyang primary clutch o clutch bell natin. So pwede natin tanggalin ang nut. Tapos ang kanyang washer na parang may lock. Tanggalin natin ang kanyang clutch wheel. So, hindi natin matanggal ng buo ang kanyang clutch housing guys kasi meron nakabara na spline na nut sa gitna ng kanyang clutch wheel at saka clutch housing. So, naman natin tanggalin ang kanyang clutch wheel. Yung lalagyan ng clutch lining. So, yan muna natin unang bunutin. Yun. So, yan po ang kanyang clutch wheel. Next naman ang yung kanyang washer na parang may spline sa gitna. So, yan po nakabara kung bakit hindi natin mabunot ang kanyang clutch housing. Next naman is ang kanyang buong clutch housing. Okay. So, next natin tirahin ang kanyang primary clutch. Unahin natin tagalin ang kanyang nut. So, sa part nito guys, na-confirm natin nga maalog talaga ang kanyang clutch housing. So, problema niyan is ang kanyang clutch damper is kumukulo na o nagkaroon ng pagtigas ang kanyang rubber. So, hindi natin siyang palitan guys. Next na project niya ni Bossing. Next, ang kanyang washer. So, pwede na natin unti-unting hilain ang kanyang primary clutch. Sa part nito guys, medyo nahihirapan tayong i-pull out ang kanyang primary clutch. So, pinakalabis pa lang gawin nito ay unahin mo na tanggalin ang kanyang bushing sa kanyang primary clutch. So, medyo mainit-minit po ang kanyang primary clutch. So, tanggalin muna natin ang kanyang bushing. So, yan ang kapahirap guys kung bakit nahirapan tayong tanggalin ang kanyang primary clutch. Yun. So, natanggal na natin ang kanyang primary clutch ng dahan-dahan. Medyo mainit pa po ang ating primary clutch guys ha. Tagal siyang malamig. So, dito na natin makonfirm once na mayroong kanal o groove ang kanyang bell. Siyang nilang kung bakit nagkaroon ng pagkajot-kajot. Dala na rin is malayo ang distansya ng ating clutch shoe at ang ating primary clutch. So, mahirap pang makaabot ang ating clutch shoe sa ating bell. Yun, confirm na confirm na napaglayo ang distansya ng ating clutch shoe at saka clutch bell. No. Yun o. Kita mo yan, guys. Yan ang dahilan kung bakit nahirapan makaabot ang ating lining sa ating bell. Dahil napakalayo na po ng distansya ng dalawang yan. Supposed to be is magkadikit lang po ang kanilang distansya. Para pag-apak mo ng change pedal automatic, bigay agad ng pwersa, ululundag agad ang ating motor. Once na maglapit po ang dalawang yan. So ito na nga guys, yung totoong hinala natin kung bakit nagkaroon talaga ng mas kajut-kajut ang kanyang motor o takbong kabayo, eh dahil lumalalim na po ang kanyang bell. Dala na rin sa may kaedaran nyo na ang kamotor ni Bossing guys, no? Yung sobra na rin sa mga 8 to 7 years na rin, o 7 to 8 years. You know, kita nyo bang lalim na yan? O kanal? Yan ang dahilan kung bakit nahirapan makaabot ang kanyang clutch shoe. Dahil na rin is nagkaroon ng pagkanal sa kanyang clutch bell o pagkaroon ng groove. So, dapat guys is level po ang surface ng ating clutch bell kung yan po ay bago. So, ang pinakalabis gawin nito, Lodge Idle Boost is for the meantime, mula tayong mahanap na kanyang primary clutch guys. Ang pinakalabis natin ngayon pala ay bunuhan natin ito tulad na ating nakasanayan o nakagawian. So, yan po ay i-build up natin at dadalhin natin sa machine shop. So, yan. Yan ang pinakalabis natin gawin. Abang-abang lang guys sa part 2 ng ating video. So, kung saan ipasilip ko sa inyo ang after na resulta pagkatapos natin siyang mapabildapan sa machine shop. Okay. So, before natin sa pabildapan guys, tanggalin mo natin ang nasa gitna ng kanyang primary clutch. Yung tinatawag natin clutch cage assembly. Yung bushing naman sa gitna is yung tinatawag natin clutch boost. May tatlong pin at saka dalawang spring. So, siyempre, pakita ko sa inyo guys kung paano natin yan i-assemble o ibalik. So, yan po ang kanyang spring na maliit. Dapat hindi yan nawala guys kasi yan po magtutulak ng ating clutch cage para hindi siya gagalaw.
So meron yung washer sa ilalim at tatlong pin at dalawang spring ng ating clutch cage. So di natin pwede yan isama kapag tayo nagpapabuild up kasi masisira yan at masusunog sa welding rod. Advice ko rin guys, kung kayo ang papabuild up o papabuno, dalhin nyo po ang kanyong clutch shoe at saka clutch wheel kasi yan po ang kukunan ng sukat kung gaano kalalim ang abunuhan ni busing. So yung clutch shoe nyo guys, kailangan na rin palitan, dala na rin ito ay nagkaroon ng pagnipis. Meantime, ibabalik mo natin yan guys no, kasi wala pang budget si busing at mayroon pa rin tayo makahanap ng kanyang clutch shoe. Punta na tayo sa machine shop para mapabuild up na natin. 2 hours later. Ito na po ang hitsura ng ating bill pagkatapos nating mapabuild up. At syempre pa ito sa inyong hitsura ng ating bill na hindi pa ito nakabunuhan. So ang layo po talaga ng distansya ng kanyang clutch shoe at saka clutch bill. Ang kanya naman primary clutch guys ay napakasobrang lalim na rin no. Kapag masdan nyo, ganyan po kalalim ang groove na nangyari sa kanyang bell. Kaya nahihirapan talagang abutin ng clutch shoe ang kanyang primary clutch. Kaya nagkaroon siya ng pagkajot-kajot. Ito naman ang distansya ng ating clutch shoe at saka primary clutch. Ganun na siya kalapit. Dahil makapal po ang inabuno ni busing. Resulta na napakalayo ng distansya o lalim ng groove na nangyari sa kanyang primary clutch at ang kanyang clutch shoe. Ang kanyang clutch shoe guys ay sobrang nipis na rin. Hindi na talaga siyang palitan. Pero hindi pa sapat ang budget ni busing para makabili ng bagong clutch shoe. Kaya ang ginawa ng ating machinist ay kinapalan niya ang ating primary clutch para makuha at maabot ang nipis o kapal ng ating clutch shoe sa ating clutch bell. Ganyan po ka ganda ang hitsura pagkatapos natin siyang mapa build up guys. Pero tinito guys ay nakadepende pa rin sa inyo kung gayahin nyo hindi no. Ang importante ay napakinabangan natin ang original niya na primary clutch. Kung meron kayong budget, pwede kayong bumili ng bago o maghanap kayo ng replacement. So yan po ang mga advice ko sa inyo guys. Halimbawa kung wala kayong makitang pampalit o pambili ng bago, build up lang ang katapat. At syempre kung natin yung kalimutan, i-shout out ang ating pinakatitiwalaang machinist sa Iligan City sa Tuhod Engineering Works. Boss Roger lang malakas. Kaya balik na tayo sa ating shop guys para masimbol natin ang ating primary clutch. So ito na ang ating primary clutch guys. Yan ang ating after. Pagkatapos natin siyang mapabuild up kay Boss Roger. At siyempre ang next natin gawin ay i-assemble natin ang ating clutch cage, clutch boss, tatlong pin at dalawang spring sa loob ng kanyang primary clutch. Okay. Siyempre guys, bibigyan ko yung idea kung paano natin siya ibalik yung kanyang one set na clutch cage sa kanyang primary clutch. Para may idea na ka rin kayo kung paano natin ibalik yung tatlong pin at saka spring sa kanyang clutch cage. So kung pagmasta nyo guys, napakalapit na po ng distansya ng ating clutch shoe at saka primary clutch. Di katulad ng una, napakalayo talaga. Kaya hirap makaabot ang ating clutch shoe sa ating primary clutch. Kaya resulta, kajot-kajot talaga ang takbo ng ating motor. Tras abante, takbong kabayo. So pinakaon natin gawin is ilagay natin ang washer sa ilalim ng ating clutch cages. Tapos yung clutch boost at saka clutch cages, symbol natin. Yung cage guys, yung plastic na yan sa labas. Yung clutch boost naman yung busing sa gitna na may spline. Ilagay natin ang tatlong pin at mayroong alternate yan guys ha. Dapat naka-alternate po ang tatlong pin at hindi pwede na magkatabi. So, okay. Kung nakikita kayo na parang may espasyo sa katabi ng pin, dyan po natin ilagay ang dalawang spring sa ating clutch cages guys. So napakadali lang po ibalik ang clutch cages sa ating primary clutch. Primary clutch. Di katulad ng Suzuki Raider, is medyo may kahirapan guys. Yung Raider G tsaka Smash. So ito is napakadali lang po ibalik. So, paano mo malaman kung naging successful? Siyempre guys, merong one-way position ang ating clutch cage. Kapag hindi na yan umiikot, o nagkaroon na pre-wheel, reverse, counterclockwise, at sa clockwise, baliktad po ang pagkakabit niyo ng pin. Tulad nyo guys, umiikot siya pa counterclockwise at umiikot din pa clockwise. Ibig sabihin, mali ang paglagay niyo ng pin. Ipat nyo lang ang tatlong pin sa katabi niyang kalalagyan ng pin guys. Yan o, dyan nyo sa ilagay. At dyan na rin siya matry kung ito ba ay nagkaroon ng pre-wheeling pa counterclockwise. So try niya ikutin. So umiikot siya pa counterclockwise pero kapag clockwise naman ay hindi na. So yun o, nag-stack up na siya. So ibig sabihin, nasa tama position ang paglagay natin ng tatlong pin, clutch cage guys at clutch boost. So ang next yung gawin is ilagay ang dalawang spring. Ang spring na yan guys ay nasa ibabaw lang na bahagi ilagay natin katabi ng pin na may katabing espasyo niya sa tagiliran. So insert nyo lang siya o isuksok nyo lang sa katabi guys at unti-unti nyo ibaba ang clutch cage para hindi siya nilipad.
Ang purpose ng spring guys ay para hindi gumagalaw yung clutch kids natin sa loob ng ating primary clutch. Siya nagsisilbing tagtutulak guys no, para mahigpit ang hindi basta-basta gagalaw yung clutch kids sa loob ng ating primary clutch. So dalawang okay. spring po ang ikabit natin guys. Kahit tatlo po ang pin, mas maigi is ibalik natin ang dalawang spring kasi yan po ang original na kanyang design. So may magtanong, baka pwede isa? Yes, pwede isa guys. Kasi kadalasan talaga yung mga Krypton R, Krypton Z is isa lang spring ang nilagay ng kampanya. Pero sa Biga guys, dalawang spring. Yan po ang posisyon ng spring guys ha. Baka yung magtanong kung pwede walang spring kasi mahirap ilagay. Di pwede guys, kahit isa ilagay nyo lang. Kasi may purpose po kung bakit nilagyan na yung spring para hindi gumagalaw ang ating clutch kids sa kanyang kalalagyan guys. So yan, tapos na natin mga simbol ng ating clutch kids. So next ang gawin is ilagay na natin ang ating clutch shoe sa loob ng ating clutch bell. Since okay na ang ating paglagay, nagkaroon na siya ng one-way clutch. Kasi kapag walang one-way guys, hindi yan mag-free wheel. Pag inapakan natin yung kambyada, automatic doon ang ating kambyada. Dandahan lang kung ano ang paraan nyo pagtanggal, yun din ang paraan kung paano siya lagay. Lagyan mo natin ng kaunting pampadulas. Kasi nasobrahan natin ng paglinis ang kanyang makina guys. Kanyang medyo may kaipitan na pagbalik natin sa kanyang clutch bell. So, wag mo natin isama yung bushing niya sa labas kasi yun ang pahirap. Kanina kung paano natin siya bunutin. Saka natin lagay yan once na nag-pre-wheel, nakuha natin pag-pre-wheel ng kanyang bell guys. So, for the meantime, ilagay mo natin siya sa kanyang crankshaft. Okay. So, yun. Pasok. Ikutin natin pa counterclockwise. Yun, no? Diba? Yan po ang purpose kung bakit dapat natin itama ang paglagay natin clutch kids, guys. So, next, ilagay natin ang kanyang bushing. Next, ang kanyang washer at saka nut. Ilagay na rin natin. So, yun. So, goods na goods. Since nagkakaroon na siya ng counterclockwise na ikot, yun, no? Goods ang pagkabit natin ng kanyang clutch kids. So next, ilagay na natin ang kanyang kickstarter. So may palatandaan yan guys o guide. So yung tinuro ko, yan po ay nakalagay sa ibabaw. So yan, parang may kanal. So parang nakaumbok sa ibabaw, dyan nyo siya ilagay. Tapos yung stopper na yan, sa ilalim nyo siya ilagay. Kasi kapag hinila natin yung spring sa ilalim ng kanyang return spring guys, automatic gagalaw yung stopper na yun. At mag-stop sa ilalim. So, dapat yung gear din natin sa ating kicker is naka-coincide sa ating transmission. Para kakagat ang ating clutch housing, guys, kapag nag-apply tayo ng kickstart. So, ikutin natin ang ating return spring. So, may butas yan, guys, ha? Kung saan natin ilalagay yung kanyang stopper ng kanyang return spring. So, yan, oh. Shoot nyo lang siya. Shoot nyo lang yan dyan sa butas na yan. At, syempre, yung gear sa loob dapat nag-coincide yung gear ng ating transmission. Private time na ginagamit natin yung kickstart na automatic, gumagalaw ang ating clutch housing. Sumasama. So, next, ilagay na natin ang ating clutch housing. So, yun, nasa brand din natin ang linis, guys. Napakalinis na rin ang ating clutch housing kasi kanina napaka-itim yan. At hindi nilinis na ulang mga shop na pagpalit ng clutch lining. So, ilagay natin yung washer na may spline. Tapos, ang kanyang clutch wheel. Next naman ang kanyang clutch lining. So, next naman ang kanyang clutch pressure. Ayan. Before natin ilagay yung isang clutch lining, guys, lagyan mo natin ng nut sa gitna sa kanyang washer niya. Lagyan natin ang kanyang washer, may guide yan sa ibaba na parang tinidor. Okay. Tapos ang kanyang nut. So pwede natin siya higpitan gamit ang ating pneumatic air gun. Siyempre, yung kanyang primary clutch. Huwag din kalimutan ang higpitan din natin. So, yun. Tapos na.
try natin ikutin yun, no? So dapat pagkatapos yung mag-assemble guys, dapat ganyan po ang maging itsura. Nagkaroon siya ng pag-pre-wheel. So next, ilagay natin ang kanyang last na clutch lining. Since dalawa lang ang kanyang clutch lining, kahit magkabaliktad yan, pwede. Yung clutch lining nyo, dapat huwag nyo hugasan ng maigi. Dapat lagyan nyo ng oil yan. Ilagay natin ang kanyang clutch plate. Tapos ang kanyang tosser sa gitna. Next ang kanyang clutch plate lifter. Dalawang clutch plate lifter guys. So yung takip niya sa babaw na parang bilog, kahit magkabaliktad, ang importante is mag-coincide yung butas sa mga bolt na nalagyan natin guys. Okay. So wala mong pong guide yan guys, kahit magkabaliktad, importante ma-shoot natin yung 6 na bolt na 5mm. Lahat po ng mga semi-matic na motor ay maka-experience po ng ganitong scenario guys. Kahit anong brand, mapa-China at saka mapa-branded na motor, basta semi-matic. Lahat yan matatamaan sa pagkaroon ng groove sa loob ng ating clutch bell. Oh, dala no! Na rin sa katagalan ng ating motor o umabot na ang ating lifespan ng ating motor. Sa dyan po siya lumalabas yung pagkadyot-kadyot at depende na rin sa driving habit ng owner ng ating motorsiklo. So kapag umabot ng mga 10 years, buenas na yan guys, saka yan maka-experience naman ganyan. Napakaswerte kasi umabot sa ganyang mga edad, saka nagkaroon ng ganyang problema ang inyong primary clutch. Hindi na kayo lugi dyan. Ang lugi is yung mga 2 to 3 years nagkaroon ng ganyang scenario guys. Nagkaroon ng pagkadyot-kadyot. Ibig sabihin, grabe ang working period ng ating makina. Pagkatapos ito yung malagang 6 na bolt sa ating clutch lifter, ay need mo natin i-double check kung nag-workout ba ang ating half clutch. Nagkaroon mo ng pre-wheeling ang ating makina guys. Saka natin i-release ang motor ni Busing. To make sure hindi tayo magkaroon ng pag-back job once na may balik na natin ang crankcase cover sa kanyang makina. So ang gawin nyo is tagilid nyo lang ang motor, dapat nakahang yung gulong sa atras, tapos papakan natin kabusing yung chin pedal na hindi natin pabitawan. Kapag umiikot yung clutch lining natin at the same time yung clutch plate lifter din sa ibabaw na bahagi, ibig sabihin goods ang pagkabit natin sa ating makina at meron siyang half clutch. Like for example, ganito guys ha. Okay. Nakita nyo ba ang sitwasyon na yan? Yan po dapat ang mangyari sa inyong motor. Kapag goods ang ating only clutch, hindi binitawan ng chain pedal at nagkaroon ng pag-pre-wheel. Kapag binitawan naman siya, dapat ganyan din yung position guys. Nag-engage yung primary clutch natin at saka clutch sa OC. So ibig sabihin, goods ang ating motor. Shoutout muna kay Boss guys. Before natin sa kalimutan at salamat sa tiwala boss. Sa pagpunta sa ating shop. Siya po isa sa ating mga followers natin sa Facebook. So maraming salamat at syempre, see sa next video. Right, safe. God bless. At syempre, shoutout tayo na pakasipan. Salamat boss, ride safe lagi at see you sa sunod nating trabaho sa inyong motorsiklo.